sa'yo na napakagandang pa yung ataw. Kahit anong mangyari, dito na ako para sa'yo. Pow! 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 Now to stay in love with you forever, I will be your best friends forever. I will be the best father sa mga future kids natin. Hindi ako perfect, pero I'll give my perfect effort para maging best para sa'yo. You are my best friend. 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 Oy. So, pow, o bow, o vow, o cow, o ow. Okay? Hindi natin alam kung alin doon talaga ang sinabi ni Scottie Thompson. Hayaan ko na lang na kayo na ang mismong humusga kung ano yung salita na sinabi ni Scottie Thompson. Kung bow daw ba talaga, vow ba daw talaga, o baka naman na pow yung ex niya nga. Okay, so kayo na bahalang humusga okay, kung ano talaga yung sinabi niya. Pero syempre, magbibigay pa rin ako ng opinion ko tungkol sa video na ito. Okay, kumbaga, ano naman yung masasabi ko tungkol sa pagpapakasal ni Scottie Thompson sa kanyang bebe lablab. Okay, na masyadong controversial. Well, aminin ko sa inyo, hindi ako masyadong aware sa chismis na ito. Okay, dahil hindi naman tayo marites. Okay, tayo ay nagbibigay lang ng opinion at kadalasan sa mga video na ginagawa natin ay of course ito ay mga most requested ng ating mga GNL o yung mga taga-suporta natin, yung mga tagahanga natin at ang mga tao na of course madalas ay nakakasama natin dahil itinuturing natin na ating kapamilya. Okay. So, magbibigay ako ng opinion ko tungkol dito, okay, na ang mga opinion na ito ay of course galing lamang din sa mismong video na ipinakita ko sa inyo. Unang bagay na gusto kong maintindihan ninyo o ayaw kong mangyari sa inyo o gawin ninyo ay walang iba kundi ang madalas kong sinasabi ang pakikipagrelasyon. Okay, dahil kapag ka ay pagrelasyon ka na sa babae, ang sinasabi mo sa kanya ay nakatali ka na sa kanya. Kumbaga, siya na ang may kapangyarihan sa'yo. Kailangan mo nang gawin yung mga gusto niya. Kahit nasabihin pa na kaya mo namang gawin na hindi yun dapat gawin, may mga times or instances na talagang kailangan mong gawin yun dahil ikaw na yung tao na nagmamayari ng spot na yun. Kumbaga, yun na yung role mo sa buhay niya. So, kung merong kailangan sumundo sa kanya, susunduin mo siya. Kung kailangan buhatin mo yung daladala niya, kailangan mong gawin yun. Kung kailangan mong ibili siya ng mga bagay na gusto niya, kailangan mong gawin yun. Kung kailangan mo siya pag-drive para samahan sa isang bahay o lugar, kailangan mong gawin yun. Kumbaga, dating mga bagay na, yung mga dating bagay na hindi ka obliged na gawin, ngayon, kailangan mo nang gawin. Bakit? Simple lang. Dahil, ikaw na yung boyfriend niya. So, anong dapat mong gawin? Kailangan matuto ka na tumanggap ng katotohanan. Gawin dapat yung mga dapat gawin sa kanya. At wala ka ng choice. Wala ka ng magagawa. Dahil sino ba ang dapat gumawa ng bagay na yun? E di ikaw. Dahil ikaw na yung boyfriend niya. Okay? So magsusunod-sunuran ka sa kanya. Ipavalidate mo siya, ipavalidate. Habang tumatagal, mas magsusunod-sunuran ka lalo. Habang tumatagal, magpavalidate ka na magpavalidate lalo. Bakit? Dahil syempre, ang magiging goal mo na ngayon ay kung paano siya papasayahin. Dahil, syempre, since ikaw na ang boyfriend, obliged ka na to do that. Since obliged ka na to do that, maraming times na babagsak ka, syempre, sa mga shit test dahil obliged ka na mag-validate. Okay? Hindi naman pwedeng hindi ka mag-validate sa kanya, ikaw ang boyfriend. Hindi naman pwedeng hindi ka mag-I love you sa kanya, ikaw ang boyfriend. Hindi naman pwedeng hindi mo gawin yung mga bagay na dapat gawin ng isang boyfriend sa kanya dahil ikaw ang boyfriend. Okay? So, ano mangyayari ngayon? Ano magiging impact nito dahil ikaw na ang boyfriend? Bababa ng bababa ang tingin ng babae sa'yo.
mawawala na mawawala ang mataas na attraction at interest level na dapat sana ay meron siya sa iyo noon ng mga oras na hinahabol niya pa yung validation mo. Ng mga oras na lalaki pa ang tingin niya sa'yo. Nung oras na ikaw pa ang hari niya. Nung oras na tinitingala ka pa niya. Hindi na katulad ngayon. Ngayon kasi iba na. Siya na ngayon ang may hawak ng relasyon. Siya na ngayon ang nagro-rule nito. Kahit sabihin pa natin na siya yung mas may pake. O sabihin na natin na ikaw yung mas hinahabol. O ikaw yung kumbaga may higher value dun sa babae na yun. Still, may power na rin siya sa'yo. Okay, hindi man ganun kasing lakas, depende sa kung paano mo i-handle yung relationship ninyo. Lalo na kung nakikinig ka sa akin o ginagawa mo yung mga tinuturo ko sa inyo. Pero maniwala ka sa akin, yung ginagawa mo na yun, nakakabawas pa din yun ng attraction at ng sitwasyon ninyo na yun ay makakabawas at makakabawas pa rin ng attraction at ng interest level ng babae. Dahil nga, syempre, nagba-validate ka na. Dahil the fact na doon pa lang na sabihin natin nagko-compliment ka na, sabihin natin na nag-validate ka nga dahil pumayag ka maging boyfriend na niya, okay? Doon pa lang sinasabi mo na kagad sa kanya na wala ka nang makukuwang iba pang katulad niya o mas mataas sa kanya, kaya payag ka na maging kayo. Ayaw mo siyang mawala. Wala kang ibang option. Madali kang makuha. Ikaw ang pinakamataas na makukuha ko ngayon, kaya na-lockdown mo na ako. Okay? Handa mo, nasa edad ka pa ng pag-chase, ng sabihin na natin ng ambition mo o ng purpose mo. Okay? Tapos ngayon, nag-settle down ka na. Then, anong isipin ng babae? Willing kang ipagpalit lahat? Friends, purpose mo, buhay mo, ambitions mo, pangarap mo, para lang sa kanya. So, ibig sabihin ganun siya kataas. Diba? Iwanan mo lahat ng mga babae options mo kung meron man. Iwanan mo yung purpose mo kung meron man. Iwanan mo lahat ng mga kaibigan mo kung meron man para sa kanya. Tapos aasa ka na hindi niya iisipin na mas mataas siya sa'yo. Siyempre, iisipin niya mas mataas siya sa'yo. Dahil kung kaya mong gawin lahat ng mga bagay na yun, ang pinapakita mo sa kanya ay ikaw na ang naghahabol. Kumbaga, ikaw ang tunay na mas may pangangailangan sa inyong dalawa. Dahil pumayag ka, kahit pakita pa na hindi. Kahit na gamitin pa, well, pwede mong gamitin yung mga game ko, kahit pa paano mga control mo, pero still bawas pa din. Kaya nga sinasabi ko sa inyo palagi, huwag nang makikipagrelasyon. Mag-date na lang kayo. Mas maganda pa yon, dahil hahabulin niya na hahabulin yung validation mo. Dahil kung nag-date lang kayo, wala kayo relationship, hindi ka pa niya pag-aari. So kung hindi ka pa niya pag-aari, then wala pa siyang power sa'yo. So ano mangyari ngayon? Mas magiging babae siya dahil ikaw ang hinahabol niya. Well, actually, hindi talaga ikaw. Actually, yung validation mo na, kumbaga, o approval mo na pang-girlfriend niya siya. O kumbaga, kaya niyang umakyat sa susunod na level. Okay? Kung pwede talaga siya maging girlfriend mo, o pang ano lang siya, pang sibakan lang siya, pang sex lang, o maaaring wife material o girlfriend material siya. Okay? Diba? So, iniisip niya ng iniisip yon kung pwede ba siya doon habang nagde-date lang kayo. So, ano nangyari ngayon? Habang nag-iisip siya na nag-iisip, then, nag-iinvest ng time at ng emotions niya. So, habang tumatagal yan, okay, ngayon, since nag-iisip nga siya nag-iisip, nag-wonder siya na nag-wonder, nakaka-develop siya ng kung ano-anong mga emosyon, o kasi nakakarandam siya ng kung ano-anong emosyon. Nangyari ngayon tuloy, tumataas ang value mo sa kanya. Hindi lang dahil sa value mo as a man, kundi pati na rin na kung paano kanya i-value sa buhay niya. Dahil nga, ikaw yung sinasabi ko nga sa inyo na magiging solusyon sa problema niya para matigil na yung pag-iisip niya sa'yo, para matigil na yung nararamdaman niya anxiety. Okay? Para mapatunayan niya sarili niya na the best nga siya, na pang-asawahan siya. Okay? Kaya kung gusto niya mangyari, makuha yung validation. Kaya mag-iisip siya ngayon na mag-iisip. Habang dating pa lang kayo. Pero pag hindi na kayo dating, let's say, masok na kayo sa relationship, then tapos na yung chase. Wala nang reason para mag-isip pa siya na mag-isip sa'yo. Wala nang reason para mag-invest pa siya na mag-invest. So, hindi na tataas ang value mo. So, hindi na tataas ang value mo at hindi na siya na nag-iisip, dahil hindi nga siya nag-iisip na sa'yo, then, anong reason pa para maghabol pa siya sa'yo?
total naman, nakuha niya na yung validation sa'yo. Total naman, na hindi naman na siya invested sa'yo dahil di mo siya nagagawa mag-isip. Hindi mo na makuha sa kanya emosyon na dapat niya makuha. So, kung wala siyang iisiping validation, wala siyang hinahabol sa'yo, then anong solusyon na makukuha niya kapag nakuha ka niya? Wala. So, ibigay mo sa kanya yung problema na yun. Anong problema? Na pagka hindi mo ako nakuha, magiging ganyan ka forever. Mahihirapan ka. Pero pag nakuha mo ako balang araw, matatapos ang lahat. O kaya kahit kasama mo ala ako, eh, diba? Hindi ka makaramdam ng anxiety, diba? Masaya-masaya ka, diba? Okay na okay yung pagkaramdam mo, diba? Ng pagkakasama mo ko. Pero pag di mo kasama, hirap na hirap ka. Diba? Isip ka ng isip lalo. O di ako yung solusyon sa problema mo. Problema na, ikaw din ang nakapag-create. Kasi nga, ang nagawa mo sa kanya, nagawa mo siyang maghabol ngayon sa validation mo. Sipin mo nung dati, hindi kanya kilala. Dati, hindi kayo nag-uusap, wala kayong connection, di ba? So dahil wala kayong ganun, wala siyang nararamdaman for you. Hindi siya nagkakaroon ng anxiety ng mga oras na 'yon, di ba? Pero nung dumating yung time, nakilala ka na niya, simula approach, mula pag-ask mo ng unang date, hanggang mag-date kayo, hanggang mag-sex kayo, hanggang umabot sa matagal na kayo nagde-date, di ba? Nakakaramdam na siya ng anxiety sa'yo. Lagi na siya nag-iisip. Lagi na siya nag-wonder. Na umaabot pa madalas sa chaos, sa away, di ba? Sa turmoil, di ba? Sa init ng ulo niya. Nang dahil sa kakahabol dun sa validation mo. Validation na umpisa pa lang, dapat hinahabol na niya. O actually, mag-uumpisa na kaagad talaga niyang habulin. Kung hindi mo ibibigay. Kaya nga mas gagalingan niya sa kama. Mag-aayos siya, mas magpapaganda siya, mas gagawin niya lahat ng mga dapat niyang gawin para makuha ka. Okay? Gagalingan niya para makuha actually yung relationship talaga sa'yo, yung commitment. Well, actually, hindi pa rin yung commitment, hindi pa rin yung relationship, kundi yung validation na makukuha niya lang dun. Hindi dahil gusto ka niya talaga, kundi gusto lang niya malaman kung makukuha niya yung commitment na yun o yung validation na yun. Well, sa totoo lang, kailangan niya yung relationship na yon para sa declining niya na value. Okay, dahil ang babae, sila nga mas may kailangan ng kasal dahil nagde-decline ang value nila. Okay? Hindi katulad ng mga lalaki, tayo, tumataas ang value natin. Magkasalungat. Okay? Matagal ko na actually yung ginawa sa mga video ko, explain ko kung paano yun nag-work. Okay? Pero dito sa video na to, since dalawa tong video na to, dun sa isa, explain ko rin kung bakit importante yan. Okay? Pero yun yung gusto kong malaman ninyo tungkol dito sa marriage na ito. O dito pagdating sa pagkuha ng commitment. Then paano pa kaya pagka nagpakasal ka na sa ginawa nga ni Scottie Thompson dito na nagpakasal siya. Okay? Una civil, pangalawa ito. Yun sa beach pa, 'di ba? Kita niyo gaano ka simp, 'di ba? Gantong klaseng kasal na, may helicopter pa, 'di ba? Sobrang garbo pa, 'di ba? Sobrang simp, 'di ba? So pinapakita niya sa babae dito kung gaano niya kamahal yung babae, gaano kataas yung babae, gaano kataas yung interest niya. So alam ngayon ng babae kung anong kapangyarihan meron siya kay Scottie Thompson. Para gawin ni Scottie Thompson lahat yan sa kanya, then lakas ng kapangyarihan niya. 'Di ba? Samantalang yung babae nasa 30 years old na. Kumbaga, pagkarahin na talaga. Pero si Scottie hindi pa. Dahil hindi pa siya tapos sa pag-chase ng tunay niyang potential. Madidistract pa siya dyan. Mahati na yung pera niya. Mahati na yung oras niya. Mahati na yung attention niya. Emosyon niya. Mag-aaway pa sila niya. Mga isyong ganyan. Maghiwalay pa sila someday. Di ba? Nagkalo-kulo ko na. Pati ka rin niya maapektuhan. Di ba? Pero ginawa pa rin niya. Kung sabihin lang natin, alam niya ginagawa yan. Sabihin lang natin, may pera para siya dyan. Pero sigurado ko, mga G, yung relationship na yan will not work. Hindi rin siya magtatagal. Bakit? Napakasimple lang. Paano magtatagal ang isang relationship ng lalaki ay simp, lalaki ay beta male? Hindi mag-work yan. Siya na sumusunod doon sa babae. Umpisa pa lang pinakita na niya. So yung babae mismo, batong-bato na. Dahil wala na nga yung pag-chase niya. Sabi mo, tapos na yung chase niya sa validation mo. Ay, pag-relationship ka pa sa kanya, so binalidate mo na naman siya. Okay? Tapos ngayon, nagpakasal ka pa, may paiyak-iyak ka pa sa kasal mo.
Okay? Tapos tawag mo sa babae, best friend. Okay? Tapos yung babae, habang nagbabasa ng bow niya, hindi galing sa puso, galing sa papel. Okay? Ibig sabihin, hindi man lang pinaghandaan, sinulatan lang. O kaya sabihin pa natin na hindi man lang niya kinabisa o hindi man lang kabisa. Sabihin na natin, galing lang talaga sa utak, galing lang sa puso. Dahil syempre, lalaki mo, mahal mo, ipapasalan mo, di ba? O pero ba't di niya nagawa? O di ba? Opinion ko lang naman to. Okay? Pero opinion ko, di ba? Para sa, ba't di niya nagawa? Di ba? So ibig sabihin, kaya hindi niya nagawa yung bagay na yun, hindi bukal sa loob niya. Dahil kung bukal sa loob mo yun, ako nga, wala akong script habang nagsasalita. Hindi katulad mga ibang mga nagre-react dyan, hindi katulad mga ibang nag-dating coach dyan, sila naka-script. Diba? Ako walang script-script. Bakit? Dahil alam ko itong sinasabi ko. Diba? Walang cut. Nakakat man dahil let's say, biglang may tumawag na naman sa phone ko. O kaya sabihin natin na biglang, biglang na-globat na naman yung phone ko. Pero, diba? Lahat to galing sa puso. Lahat to galing sa nalalaman ko. Walang kahit anong skripto. Okay? So, kaya ko nagagawa yan. Kasi nga, gusto ko yung ginagawa. Gusto ko yung sinasabi ko. Siya, di natin alam kung gusto niya. Di ba? Pero ako, ganun ako. Di natin alam kung gusto niya. Dahil kung gusto niya, di ang alam ng script. Pero ba't nag-script pa? Ibig sabihin, hindi ganun kahit interest. Maka talagang pag-arahin na kasi. Di ba? Pa-settle down na. Kasi 30 na eh. Di ba? Sa China nga, 27 years old, damaged goods na. O damaged good na. Dahil nga, 27 years old doon, masyado na matanda o tinuturing na masyado na matanda para mag-asawa. Okay? So, alam naman natin, isa to sa mga victim ng feminism. So, ngayon, ang goal ni, ng babae, magpayaman mo ng payaman bago mag-settle down someday. Tapon yung prime years, makipag-sex sa papapalbay-bang lalaki muna, ba mga bata, di ba? Ganyan mga babae ngayon, di ba? Opinion ko lang to. Okay? So, ganyan mga babae ngayon, di ba? Ano sila? Tawag dito, palipat-lipat, di ba? Dahil nga sa feminism. So, dito muna sa una sa mga alpha muna, then katagalan, pag tumatanda na, habang bata sila, puro alpha muna, pag katagalan, habang tumatanda na, yung mga alpha bad boy, yun na yung inilalayuan nila. Pero, yung pa rin ang gusto nila, yun nga lang, maghanap sila ng safe habang tumatanda na kasi dumidecline na yung value nila. So, sino na ipapansinin nila? Yung mga beta male provider na, yung willing magpakasal, willing makipagrelasyon, willing silang seryosohin, willing mag-provide para sa kanila. Pero chinichit nila yung mga yan. Pero niloloko nila yung mga yan. Pero meron silang ibang lalaki na dun sila pumupunta para gawin yung mga bagay na hindi kayang gawin o hindi niya kayang gawin dun sa asawa niya. Okay? Marami akong nakaka-date na ganyan. Marami akong kilalang ganyan din katulad ko. Maraming ganyang klaseng lalaki. Okay? So, walang reason para magpakasal ka sa babae. Walang reason para gustuhin mo na magkaroon ka ng relationship sa babae. Dahil sa totoo lang, yung bagay na yun ay hindi para sa atin. Para yan sa mga babae talaga, ang relationship at ang pagpapakasal. Dahil para yan sa declining na value nila. Bumababa ang value ng babae habang tumatanda. Tumataas ang value ng lalaki habang tumatanda. Dahil nga, naging successful tayo lalo. Okay? Dahil ang babae ay hinuhusgahan sa looks at sa edad lang nila. Tayo hinuhusgahan tayo sa maraming bagay. At isa dyan ay kung gano'ng kadami ang success mo, pera mo, status mo, gano'ng kataas. Sino ka sa lipunan? Okay? Kaya nga habang bata ang lalaki, wala tayong power. Mahina tayo, hindi tayo masyado pinapansin ng mga tao sa lipunan. Kasi nga, hindi ka pa sikat, wala ka pa napoprovide. Para si Manny Pacquiao. Diba? Ganoon din to si Scotty Thompson, o, diba? Tingnan nyo, nung bata yan, hindi yan makakakuha ng ganyang klaseng babae, o, diba? Ngayon na nakakuha siya, anong ginawa? Pinagpalit, pati yung ex niya, para lang dyan. O, diba? Kasi ngayon lang kasi siya makakakuha ng ganyan. Yun ang feeling niya, na hindi siya makakakuha pa ulit. Naka-scarcity mindset siya, beta siya, tapos simpa, tapos nakakuha ng ganyang klaseng babae, akala niya high value yan. Saan nakita high value? 30 na, 30 years old. Kung atleta ka, tapos professional basketball player ka pa, marami kang makukuha ang babae na masigit dyan. So kung yan lang ang nakuha niya, ibig sabihin niya lang kaya ng game niya. Yan lang kaya ng kumpiyansa niya. Maraming pa siyang makukuha ang ganyan. Ang daming PBA player na mas malulupit pa, mas bata pa. Pero yan ang nakuha niya. Bakit? Simple lang. Hindi na siya. Alam niya sarili niya. O naniniwala sa sarili niya, makakuha pa ng iba. Pero alam natin na makakakuha pa siya. Tayo nga kaya natin, bakit siya hindi niya magagawa? PBA player pa siya. O, di ba? Pero dahil nga, may scarcity mindset, mahina ang loob,
at hindi siya accustomed o hindi siya sanay na makakuha, makatikim ng ganyan mga klaseng babae, nilockdown na kagad niya. O maaaring minanipula ng babae, pero still, decision pa rin. Decision pa rin si Cathy Thompson yan kung ba't nangyari yan. Ba't sila umabot sa ganyang klaseng level? Diba? Siya pa rin nag-propose, diba? Ng ring. Diba? Na ginagawa ng mga ibang mga stupido dyan na nag, diba? Namuluhod pa. Diba? Iba, nilaki pa ng katawan. Diba? So, again, marriage is not for men. It's for women. Okay? Para sa mga woman yan. Para sa kanilang mga declining ng value. Okay? Hindi para sa atin yan. Kaya lahat ng law na tungkol sa kasal, tungkol sa ganyang sa bagay na yan, ay nakatutok sa babae. Kumbaga nakapabor sa babae. Dahil para tara talaga sa kanila yan. Okay? Dahil, tsaka isa pa, walang kwenta ang kasal. Kahit magpakasal pa kayo, yung papel na yan, alam niyo naman sinabi ko dyan, itatapon lang. Walang kwenta yan. Kung gusto mo yung paghiwalay ng babae, magkipaghiwalay pa rin siya kahit may anak pa kayo. Okay? At maniwala kayo sa akin dito, mark my words, yung babae na to, itong pinasal, mawawalan siya ng gana sa mister niya balang araw. Dahil ganyan nakalambot. Dati, parang pinapanood-panood lang niya yan. Diba? Gusto niya makilala. Paano kaya kausap si Cathy Thompson? Ano kaya ugali si Cathy Thompson? Diba? Napanood lang niya sa TV. Pinagmamalaki niya sa mga friends niya. Ngayon, nakayoko na sa kanya. Walang babae na hindi gusto ng hari. Lahat ng babae ang gusto niya ay king. Okay? Ayaw nito ng peasant. Pero sa ngayon, nagpapaka-peasant na si king niya. Okay? Kaya itong dating slave niya, ang feeling niya na ngayon siya na yung queen. Masaya siya dahil nakuha niya yung kapangyarihan. Pero hindi siya masaya ng ganito na yung sitwasyon. Kumbaga siya na yung nasa taas. Okay? Kumbaga, masaya siya nang tumaas yung posisyon niya sa relasyon nila. Okay? Na siya may upper hand, siya may power. Okay? Masaya siya. Nakontrolado niya yung sitwasyon. Pero hindi siya magiging masaya bilang babae sa buhay niya sa pagkakaroon ng asawa na ang kasama niyang lalaki ay nakayuko sa kanya. Naghanap siya ng king. Naghanap siya ng lalaki na susundin niya. Naghanap siya ng lalaki na respetuhin niya. Naghanap siya ng lalaki na madudumina siya. Paano siya madudumina ng isang lalaking umiiyak habang kinakasal sila? Paano siya madudumina ng isang lalaki na sabihin na natin na ano, na sunod-sunuran sa kanya? Paano siya madudumina ng isang lalaki na mas malambot pa sa kanya? Paano siya madudumina ng isang lalaki na ang pinapakita ay may scarcity mindset, walang abundance of option, walang abundance mindset, hindi pre-selected sa lahat ng kababaihan? Dahil kung pre-selected siya, alam na mga babae ng isang lalaking pre-selected o high value ay hinahabol-habol ng maraming babae, kaya hindi ito magsisettle down. So kung pag nag-settle down ka dito sa babae, ibig sabihin alam ng babae na hindi ka high value male. Hindi ka pre-selected. Hindi ganun kadami ang option mo. Maraming babae ang kakagusto sa'yo, pero hindi lahat yun tunay mong gusto. At siya yung pinakamataas doon. Kaya siya yung pinili mo. Okay? Dahil yung isang lalaking high value o tunay na alpha male, tunay na bad boy alpha male, hindi yan magsasettle down. Kaya pag nagsettle down ka, alam niya kung anong nakuha niya. At doon, sa araw na yun, mag-uumpisa nang bumagsak ang attraction level niya at interest level niya sa isang lalaki. Bagay na mauuwi madalas sa pakikipaghiwalay, mga problema sa relasyon, at pag-ipot niya sa ulo mo.